Welcome back guys, ito po ang Motopage Stand-Up Scooter. I'm Jerome Samonte. Ayun po, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please subscribe to my YouTube channel. I-click nyo lang po yung logo natin sa baba and then i-click nyo po yung bell para ma-notify po tayo sa mga latest videos natin. And thank you nga pala sa sponsor natin sa Versus Clothing Line in BS. Ayun po, kung gusto nyo mag-avail ng t-shirt nila, napakalambot ng tela. Ayan po guys. Kung sino pong gusto mag-order, message nyo lang po ako or ibibigay ko po yung link sa description natin, sa YouTube natin, guys. And then, Facebook page, ayan po, VS, ayan po, may kita natin. And then, PM nyo lang si Sir. Super ganda ng print nila. Ayan, thank you po sa sponsor. Ayan, this is my first ever sponsor na na-receive ko. Hi guys, ito nga pala yung item na i-review natin, itong Oxford Anti-Fog Spray. Ayan, for only 300 pesos ko lang siya nabili, no? Che-check natin kung effective nga ba siya. So may isa pang brand na itatry din natin, i-comparison natin sa next nating episode na vlog, itatry din natin yun. So guys, samahan niyo ako, i-review natin to, no? Itatry muna natin kung ano yung magiging effect. So guys, stay tuned! Mga dapat natin i-prepare itong alcohol. Kailangan din natin to. Tissue. Fiber cloth. And then itong Oxford Anti-Fog Spray natin. Dalawang klaseng helmet yung gagamitan natin ng anti-fog spray. Ito yung ginagamit ko for my daily use helmet sa ride. Yung motard style na meron siyang goggles, safety goggles. Ayan. Yung goggles natin, ito, usually ang na-experience ko dito, nag-smoke siya lagi. Lalo na pag ngayong season na malamig, itatry natin i-apply. Ito yung una natin itatry. And then, next natin lalagyan ng anti-fog, itong adventure helmet. Ida-demo ko sa inyo kung paano siya ina-apply. And then also, make kita natin yung result. Mag-ano tayo ng hot water para at least makita nyo yung difference. I-ano natin. Side by side natin yung result. Okay guys? So kumuha tayo ng hot water para matesting natin yung untreated. Yung hindi pa natin nalalagyan na yung anti-fog spray. So sa loob kasi ng helmet, kita yung nangyayari pag umiinga tayo. Tapos malamig yung outside surrounding natin. Nag-fog siya. So mahirap siyang tanggalin. Actually sa loob dapat siya pinupunasan. So ang hassle. So hihinto ka pa. And then tatanggalin mo yung ano mo para punasan. Hassle. So ito naman, tinry natin sa isang helmet natin. Nakikita niyo po nag-fog siya. So ito muna yung una natin i-apply, itong goggles ng isang helmet natin. So una muna natin gagawin, first step, is linisin muna natin ng alcohol itong paglalagyan natin ng anti-fog solution or anti-fog spray. After lagyan ng alcohol, punasan muna natin just to make sure na malinis yung paglalagyan natin. Pati labas na rin dinamay na natin na para makita natin yung results. Ayan, malinis na siya. Tapos ito na yung anti-fog. Try muna natin sa isang side para makita natin yung result, kung ano yung difference nila. Ayan. And then, itong fiber cloth. Ito testing natin ngayon sa hot water kung magpa-fog pa rin itong kabilang side. Anti-fog spray. So, itong nasa right side is treated. Itong kabila is untreated. So, titignan natin yung result ng hot water. Nag-fog siya, and dito sa kabilang side, nag-fog siya pero pag inalis natin siya, nawawala agad. Unlike dito sa kabila, sa untreated, nag-i-stay yung fog. So dito, nawala agad. Ayan, seen ang difference. So ngayon naman, ito namang isang helmet naman natin. Since hindi natin matanggal kasi yung visor, kasi lost thread yung pinakaan na natin, tornilyo. So, sa loob na lang natin lalagyan ng treatment, i-full treatment. So sa kabila naman, na-try na natin i-demo. Ito yung fiber cloth natin. Tapos na natin i-apply itong helmet natin. Naka-fully treated na siya ng anti-fog. Itatest natin naman ano, hot water. Kita niya, nawawala agad yung fog. A few moments later.
Okay, welcome back guys. Ito na po tayo sa review natin, sa i-rate natin. For me, sa ginawa natin experiment kanina, 5/5 dahil siguro hindi niya na-meet yun, i-expect ko na hindi talaga magkakaroon ng fog sa lens natin. Siguro sa range naman yun ng alin niya, sa 300 pesos, yun talaga yung effect niya. So meron pa tayong isang i-review na mahal pa dito, siguro mga twice ng price nito. So next episode natin guys, stay tuned tayo. No? Kung may comment at suggestion kayo guys, please comment sa may YouTube comment section natin. Yeah, pinagitan nyo. And meron din tayo sa FB page, Motoped Stand-Up Scooter. I-follow nyo lang po ako dun guys. Huwag lang kayong mahihiya magtanong. Thank you guys. Ride safe. God bless. And stay safe guys. Bye-bye.